Hello mga kalutong bahay, magluto tayo ng arroz valenciana. Ayan, at nagpainit na tayo ng mantika. Shout out mga kalutong bahay. Sana magustuhan ninyo ating luto ngayon. Ito, nagluto. Mag-igisa na natin yung chicken breast ang ginamit ko dito, mga kalutong bahay. Ayan, igisa natin hanggang sa mag-brown na siya ng konti. Ayan. May ukayon lang nato. Antod nga, medyo mag-brown na siya ng konti. Shout out, Mami Dory Vlog, Bitsa TV, Inday Gang. Ayan, at ilunod na natin ang atay ng manok. At igisa. Itigar Channel, shout out. Lalingaw TV, Jojo the Farmer, Racy Nicole TV. Sino pa ba? Gemini 53. Si Idol Danny Nabara. Si Pugi Boy Production. Ayan, at hinango na natin yung atay ng manok. Sunod natin ang chorizo Bilbao. Nagpisik-pisik yun ang mantika kasi napisika ng tubig. Kaya ganyan. At hinango na rin yung Bilbao. Mag-isa na tayo ng bawang. Itong arroz caldo, yung arroz valenciana mga kalutong bahay, ay pwede ito ihanda sa mag-birthday, kahit anong okasyon, lalo na sa Pasko, New Year. Yan, masarap. At binalik na natin yung chicken ating hinilango kanina. Maglagay na tayo dito ng kunting soy sauce. Ayan, at atin lang unang painitin. Patkuluan. Naglagay na tayo dito ng mga ricados, mga kunting paprika, kunting cayenne, yung ground black pepper, tsaka yung patis. Naglagay ako dito ng 2 kutsarang patis. Hindi lang nakita. Ayan, yung green peas at 2 dahon ng laurel, para magpabango sa ating arroz valenciana. At may 2 itlog ako rito niloto para toppings natin sa ating arroz valenciana pag maluto na. Naglagay na rin ako dito ng asin. Ayan, at atin rin itong halo-haloin. Yung atay, mamaya na natin yung ilagay kasi para hindi madurog. Yan, naglagay pala ako dito ng kunting tomato paste. Para medyo may kulay naman yung ating arroz valenciana.
Naglagay ako dito ng gata. Gata ng niyog. 3 cups ng gata ng niyog. Hindi ko lang muna binuhos lahat. Yung kalahati lang muna. Maya-maya na yung kahati. Yung kalahati. Ayan. Binuhos na lahat. At yung ating malagkit dito, mga kalutong bahay, ay 3 cups din. Kasi yung ating gata ay 3 cups, kaya ang ating malagkit ay 3 rin. Ayan, at pakuluin lang muna natin yan. At yung ating bigas, mga kalutong bahay, nilagyan ko pala yan ng turmeric na 2 kutsara para pakulay sa ating arroz valenciana. Naglagay ako ng magic sarap. Depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng konti. Ako, naglagay ako yung kalahati sa niluto ko kanina. Ayan, at kumulo na ang ating gata. Ayan na ang rice na 3 cups na nilagyan ko ng turmeric. At halo-haloin natin yan, mga kalutong bahay. Ayan, at para mamix lahat yung mga kanyang sangkap dyan. Halo-halo lang natin. Diyan natin lutuin ang ating bigas. Nasa medium heat tayo ngayon. Ayan, halo-halo. Para ma-mix siya. At takpan lang muna natin. Ayan, silipin natin at tikman natin kung tama na ba yung kanyang lasa. Medyo matabang pa siya kaya dinagdagan ko ng kunting asin. Kung medyo basa-basa pa siya, mga kalutong bahay, dyan doon tayo maglagay ng timplahan natin para ano talaga natin, kung kulang sa timpla, madali lang tayong mag-add ng seasoning or asin or ano pa ba, atis. Kasi pag yung sobrang ano na siya, yung nauga na siya, di na tayo makatimpla kasi hindi na siya masyadong ma-mix. Kaya pag ganyan pang basa-basa pa, dyan natin timplahan. Ayan, haluin ulit hanggang sa maluto yan. Hanggang sa mawala na yung mga basa-basa niya. Yung mga gata-gata. At nilagay ko na ang carrots. Sabay-sabay na yan. Yan, yung pasas. Yung green bell pepper. Wala akong red pepper, kaya green na lang ang nilagay ko. Ang atay. Ayan. Hindi natin isabay yung atay sa kanina para hindi yun madurog. Madurog-durog. Ayan, haluin na lang natin ito ng mabuti para mag-mix siya hanggang sa maluto na yung ating bigas. Ayan. Siguro familiar naman sa inyo, mga kalutong bahay, no? Yung arroz valenciana. Kasi marami namang naghahanda nito, lalo na pag Pasko. Ayan, nagdagdag ako ng ground black pepper. Nagdagan ko kasi kunti lang yung nalagay ko kanina. Ayan,
aplatin natin para lagyan natin mamaya ng dahon. Para lalong mabango at sumarap. Nagbigay na ay yung dahon kasi nagpabango ng ating arroz valenciana. Dagdag pabango yan. Mamaya lagyan na. Ayan. Yung dahon ko medyo hindi na fresh steam lang kasi nasa ref na yan. Ayan. Ayusin na lang natin. Mga 5 minutes lang. Mga 5 minutes lang yan. Luto na yan. 5 minutes na lang. Ayan. Tama na yan mga kalutong bahay. Ayan na. Sana nagustuhan ninyo itong ating luto na arroz valenciana mga kalutong bahay. At salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo ito.